na tayo! One year na tayo! One year na tayo! Ha! Isang taon na kami niyan, so ang dami naming adventures, and I know na may mga questions kayo, so nagpa-ask yan ako sa aking Twitter noong Feb 10. Kung magkaka-baby kayo, girl o boy? Girl! Boy. Yung question na yun, in-ask yun ni Mika X Yang. Ito tanong ni Rancel San Queso. Paano nyo po nababalance ang buhay ng mag-asawa at ang social life? Well, for me, bilang mag-asawa, top priority is my family, which is si Yang. Ano mangang happening sa labas, wala na ako doon kung kailangan ako ng asawa ko. At saka kung para sa family namin. Kahit dalawa pa lang kami, wala ka pa kaming anak, pero nakaposition na yung heart ko towards that na priority ko is yung family namin. Ako naman, itong one year namin niyan, talagang nag-focus siguro kami sa isa't isa that we will get to know each other more pa, deeper. Ngayon, hanapin naman namin yung balance na makasama namin yung family niyan or family ko or friends namin to hang out. Pero syempre, katulad sinabi niyan, priority pa rin kaming dalawa. Okay, next question. May naiisip na po ba kayong name sa future babies nyo? Ask yan ni Alex Joshua. Inaisip ko na ba na name para sa baby natin? Wala pa. Actually, wala pa. Hindi pa namin naisip. Sa boy, meron. Ano? Sanjib. Kasi yung code name niya, every time ginagawa niya yung Indian accent na sobrang nagpapatawa sa akin. Tawa ko ng tawa pag ginagawa niya yun. Pwede mo silang bigyan ng sample? Madam! One hearty please! Very, very hot! Next question! Tanong ni G Plugged In. Havay po ba mag-joke si Kuya Yan or wale? Wale. Havay. Wale siya sa ibang tao, pero sobrang havay siya sa akin. Ewan ko, yung kakulitan kasi niyan, lumalabas lang pagkasama mo ko eh. Bakit ba? Ewan ko. Okay. Tanong ni French Vanilla M1. Hello, Ating. Ano po yung ginagawa ni Kuya Yan na nagpapakilig sa iyo ng todo? I love you both. God bless you. Pag ano namin, mga monsteries namin, tapos binirigaluhan niya ako ng mga cute stuff. May sinusulit siya sa paper, sinusulit siya ng flowers. Napupuno yung heart ko ng kilig. Pero meron po siya isang ginagawa na sobrang nagpapakilig sa akin. Pag gumagawa siya ng efforts for me, like, kunyari, nung inayos niya yung kitchen, sobrang kinilig ako noon kasi alam ko na concerned siya. Recently, inayos niya yung, ano, yung ilaw namin sa makeup room ko. So, parang akala ko, that's it. Bumili pa siya ng table para dun sa lagyan na ng makeup. Yung service na binibigay niya for me, sobrang nakakakilig ko. Wow, ganun siya ka-thoughtful sa akin. So, it might reflect na parang grateful lang ako, pero sa heart ko parang wow, nakakakilig yun ah. Kasi iba yung kilig sa movie, parang pero yung kilig na ano talaga, suabe. Yun! Yung word! Suabe. Kilig na suabe. Next question. Mix Plugged In. Nag-workout ka po ba, Kuya Yan? Ako? Nice! Ang focus talaga namin ngayon is diet. Ang 70% yung importance ng food. The rest, 30% is for exercise, workout, and sleep. Kasama na yung sleep dun. Nag-focus kami doon sa 70% na eating right, eating healthy, vegan. Tapos yun, and on the occasion, nagpo-push-ups ako. Goal ko nga 20 push-ups a day, 30 minutes sa indoor cycling. Hindi ako nag-goal na sobrang lubaki yung katawan eh. Gusto ko lang healthy and lean. Wow! Happy 5 months of being vegan! For the animals, for your body, and for planet Earth. Ano pa ba? Next question. Angel Rivera, maagang nagigising sa inyo. Sinong mas maagang nagigising sa amin? Eh di ko na! Ako yun. Gumigising ako sa umaga, tapos tinititigan ko lang siya habang natutulog siya. Kinikiss ko siya. Okay. Hilig akong matulog. One word for your first kiss as a couple. Tanong ni Alexis Dane de la Cruz. It was magical for you. It was... Para akong ano eh, para akong lutang eh. Lutang siguro yung word. Para akong this is... Bye-bye! Tapos nagaganam-ganam pa tayo. Um,
Tanong ni JK or Kehati. Kehati! Kuya yan! Paano magpa-cute si Ate Yanggay? Yanggay, paano maglambing si Kuya Yan? Hindi ka nagpapa-cute eh. Malapit na si Maga ng ganito. Meow! Meow! Ganun siya magpa-cute. Hindi siya nagpapa-cute na parang, hindi siya ganun eh. Kaganun siya. Meow! 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 Kaya, paborito niya pusa kasi ganun siya. Paano maglambing siya? Ay, naku! Sobrang daming ways niyan pa para maglambing. 100 kisses every morning. Minsan parang naalim ko nga tapa ako, tapos titignan ko siya, tapos gigis niya ako nang kikis sa mukha. Sarang sobrang... Nakikinig ako eh! Tapos yun, laging sinasabi na I'm beautiful. Katachi yan siya. Yan ang gusto ko kay yan. Ang gusto ko na hinahawakan niya yung kamay ko in public, niyayakap niya ako in public, kinikiss niya ako in public. Yan lang. Pero feeling ko lang, pinagmamalaki niya ako sa mga tao. Sabi ni Dian Salamat at I am the Yanni. Hidden talent niyo niyan na even youngsters hindi pa alam. Marunong ako magplantsa. Academic ako. Sobrang mahilig ako mag-aaral. Wala yata akong hidden talent. Feeling ko alam yun na lahat eh. Oh! Kaya niyo to? Oh. Pinakadulo ng joints lang yung nagbibed. Oh. Ikaw ako. Nga. Oh, kaya niya yan. Oh, kaya niya yan. Diyan nagbebend. Kaya niya yan. Paano yun? Another... interesting question from JK. Ano po ba ang mga tips para mapanatiling sweet at masaya ang buhay mag-asawa? Buhay mag-asawa, since 1 year pa lang naman kami, ito nag-work sa amin. Talagang aralin ang isa't isa. Magkaiba kami, mag-iba-iba yung kinalakihan ko, iba yung kinalakihan niya, yung iba yung paano ako mag-isip, iba siya paano siya mag-isip, iba yung mga hilig ko, iba rin yung hinihilig niya. May mga things talaga na different. Lalaki ako, babae siya. Kailangan kong for me as a man, I have to study her na parang bakit siya ganun mag-isip? Ano yung nagpapakilig sa kanya? Ano yung mga na-appreciate niya? Ano yung mga things na parang dapat never kong gagawin? Mga salita na pag narinig niya, magagalit talaga siya. So, ayun yung mga things na kailangan ko aralin. Pag hindi ko inaaral yun, yung sweet, wala nang sweet. Mabubura lahat dahil magkakainisan lang kami parehas. Pero pag inaaral namin yung isa't isa, nalalaman namin na, wow, ganito pala yun. Hindi lang kami yung parang kilig-kilig lang, pero we're also a team and hindi mo masusuportahan yung kasama mo kung hindi mo siya kilala. So, we're a team. Yun. Ganda ng question ni Alexis Dane de la Cruz. Best thing about each other? Wow, mahirap yan ah. Best thing. Oh my. Mahirap. So, sobrang dami. Parang ang hirap na sagutin. Ako, he is very smart. Kaya kong pagkatiwala yung buhay ko sa kanya kasi I know that he will make the right decisions. I'm not kidding! Pwede na gumawang biro. Totoo yun. Kinikinig ka, no? Hindi mo alam kung paano mag-contain, no? Eh, yee! Yee! Sabi ko na kinikinig ka. Hindi ko ma-contain yun. Okay. Huwag yung superficial, I know. Huwag physical. Yung strength mo lang as a woman. Ang tapang mo lang na woman. I really like that about you. Minsan parang, uy, huwag natin gawin yan dahil dito. Ganyan. Ikaw parang, diretso lang. I really like that about her. Nakaka-inspire siya. Even for me as a man, lalo kong umaapoy. Parang shocks, di ba? Bakit ako matatakot? Sabi ni Raquel Kiambao, happy anniversary po sa inyo. Ano po ang pinaka-memorable na gift nyo sa isa't isa? Wow! Yung first gift niya sa akin, nanliligaw pa lang siya. Picture ko, tsaka nung pamangkin ko, nakarga-karga ko. Yung ano, hindi ko alam na may letter pala doon siya, ng damdamin niya. Nandun pala sa loob ng picture frame. And yung mga verses lang din, Bible verses, doon sa likod ng picture frame niya. That was really memorable. And I love that. Wala akong memorable gift. Hindi na ako thoughtful. Kasi yan, thoughtful mo magbigay eh. Hindi mo akong gift eh. Ano binigay mo sa akin? May virginity. Wow! See? Sold na ako for the rest of my life. Hello?
talaga, sumakit yung ginoo ko. Eto, may question si Bubbles Laurente. What is Ian's favorite part of your face? And vice versa, ano yung favorite part ng face? I like your eyes. Ang gentle niyang tumingin. Mm-hmm. Tinitignan niya ako, parang nakita ko sa eyes niya, parang I understand you, I care about you. I like your lips also. Kasi laging red yung lips niya. Lalo na sa morning, pagising. Ako naman, favorite part of your face, lahat eh. None is greater than the other. Gusto ko yung eyes mo. Tsaka yun, naalala ko na. Yung smile niya dito, yung yun o. Oh. Naalala ko nung isa sa pinakauna ko talaga yung nakastrike sa akin. Yung pag umingiti siya, tapos yung ito, smile. Ayan, yung ito yung linya na yan, oh, tsaka dito sa kabila. Ayan, sobrang, oh! Ano pa? Edward Grau. Song nyo po sa bawat isa. Ako, meron ako, Overjoyed. Oh, can you sing it? The smile on your face like summer. The way that your hand keeps touching mine. Let me be the one to make it right. Then maybe, baby, let me hold you. Baby, let me come over. I can tell you secrets nobody knows. I cannot overstate it. I won't be overjoyed. Parang kaboses mo talaga siya. Medyo similar. Ano yun? Matchbox ba yun? Matchbox ba yun? Ganda naman. Ako ano talagang ano ni Rico Blanco. Universe. Okay, ito pa. Abigail Florencio. Ano pong pakiramdam ng may asawa? Sobrang happy. Happy. Parang ang sarap mag-dream. Kasi hindi ka na mag-isa na nag-dream. Ang sarap mag-plan kasi hindi ka na mag-isa nagpa-plan. May ka-partner ka na to achieve kung ano yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Dito, hindi, kanina nabasa ko lang talaga eh. Sinabi ni God na ano, it is not good for the man to be alone. Kung si God na yung nagsabi na mas okay siya pag may kasawa siya, ibig sabihin nun, okay talaga may asawa. Mm-hmm. So, if you live, ano, na to please God and to serve your wife and serve your spouse, sobrang okay talaga siya. Kasi marami ngayon stories na bad vibes yung ano marriage eh. Nagdi-divorce lang, gano'n. Pero hindi dapat yun yung standard. Ang standard is talaga sobrang strong yung relationship. And having a wife, top-notch talaga yan sa, ano, sa listahan ng blessings ni God sa Bible. So, that's nice. Next question! Ito, si Jamila. Jam na napakaganda. Paano mo malalaman na nagtatampo si Yeng at paano mo siya sinusuyo? Malalaman ko sa tono ng boses niya. Tsaka malalaman ko rin dahil sasabihin niya sa akin. Susuyuin ko lang siya. Number one sa relationship is forgiveness and being humble and saying sorry, admitting you're wrong. Walang place ang pride sa marriage. Pag ganun, kunyari, mali talaga ako. Talagang kailangan ko mag-sorry. Hindi pwede yung i-defend ko yung sarili ko. Pag dinefend ko pa yung sarili ko, which is nagawa ko before, lalo lang siyang masasaktan. So, sorry na lang talaga ako and talagang hindi ko na ulit ito ulit. Sabi ni _clearbrgs. Anong plano nyo sa first anniversary nyo? At this moment na pinapanood nyo itong video na ito, nasa beach kami ngayon. Somewhere in the Philippines. Get away lang. Ang question ni Hottest Age Nutelia. Ilan kids are you planning to have? We're planning to have 3. Kung may magka-girl na kami, magka-boy, okay na yon. Tapos, we plan to adopt yung pang-third. At least, that's our plan. So, Cham, how does your faith contribute to your relationship? Sumako muna. Sige, ako muna lang. I'll jump from. Si God talaga yung glue na nagsistick sa amin together. Nakakatawa kasi may mga kaibigan din ako nagtatawa sa akin. Nag-aaway ba kayo niyan? Oo naman, nag-aaway kami. Talaga! Parang perfect mo kasi. Pero may mga times, syempre na nag-aaway talaga kami. Right at that moment, doon mo makikita yung pagmamahali, hindi lang sa masaya. Pero pag dumadaan na kayo sa umos, makikita mo na parang, uy, ano, stick together o ano. Makikita mo na yung differences eh. Hindi ka makapaniwala na ganun siya. Tapos ikaw, ganito ka. Bakit ganun? Parang iba yung wiring niya. Iyon, acceptance na empowered by God. Patience, love, overflowing love
from him, ganun siya nag-a-apekto sa relationship namin. And for me, like, lagi mo sinasabi sa maraming tao to eh, hindi mo kayang ibigay yung wala sa'yo. So, kung wala sa akin yung love ni God, kung wala yung faith aspect to yun na relationship ko with God, then wala akong ma-offer kay Eng, wala akong ma-offer na love sa kanya kasi wala rin naman akong pambukutan, di ba? And yung one thing talaga na, pag napupunta kami sa sobrang bad situation, talagang may matatakbohan ako. Diba? Tatakbo ako kay God, hindi ako tulong sa kanya. And I know, may relationship din si Yeng kay God, which is sobrang okay. Kasi may best friend talaga na ano, na sobrang alam lahat ng nangyayari and sobrang love na love kami. Hindi lang ako, pero love na love din siya. So, it overflows yung love na yun. You cannot give what you do not have. Tanong ni Trisha. Ano pong sports ang alam nyo at nilalaro nyo together? Tekken. Hindi, kasi yung kapatid niya binenta ni kami nung ano, pero syempre hindi naman kami nagpapaka-addict, parang naglalaro lang kami 1 hour tapos na. Tanong ni Neris, what is the main ingredient in a strong married relationship? Main ingredient siguro talaga is ano, it's love. Love talaga. Sabi nga sa, syempre sabi sa Bible, diba? Love is, yung greatest is love eh. And then yung motive kung saan ka mag-move from eh. Yung tunay na meaning ng love ah, hindi yung love na feeling, di ba? Na parang, ah, love ko siya or kilig ako sa kanya. Hindi, yung love is parang kahit wala kang nararamdaman, kahit sobrang negative pa yung nararamdaman mo towards the person, magde-decide ka na parang, no, I'm gonna stick with this person, di ba? And yung love talaga. Because love is a decision. Love is a decision. Hindi siya feeling, hindi siya something on the outside, pero love is a decision that you make yourself, di ba? No matter kung anong circumstance, kung anumang nararamdaman mo o hindi mo nararamdaman or masama na yung nararamdaman mo, you decide to stay with the person. Love equals commitment, equals ano, decision, equals yung responsibility mo to love the person dahil nag-decide ka eh. When you decide, di ba, you act upon yung word mo, di ba? Maraming salamat everyone sa pag-send in ng mga questions ninyo sa amin yan. Happy Valentine's Day, everyone! My forever!